Today's In Lanining Entertainment will be presented in Tagalog and English with subtitles in Arabic, Oloxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Saan man sa mundo, mapupunan natin at mahihipo ang puso natin sa mga gawain ng kabutihan. Ang mga tao ng bawat henerasyon, paniniwala at kultura na handang ialay ang sarili higit pa sa kanilang tungkulin upang tulungan ang iba nang walang hinihintay na kapalit. Dahil sa kanilang mabuting gawain, ang buong sangkatauhan ay umaangat upang papurihin ang mabubuting gawain at himukin ang marami pang tao na tularan ang kanilang mga halimbawa. Si Supreme Master Ching Hai ay mapagmahal na inihandog ang serye ng parangal kabilang ang Shining World Leadership Award, Shining World Compassion Award, Shining World Hero and Heroine Awards, Shining World Honesty Award, Shining World Protection Award, Shining World Intelligence Award, at Shining World Inventor Award. Upang kilalanin ang ilang pinaka-natatanging bukas palad, mapag-alaga at matatapang na tao na ating nakakasalamuha. Masayang pagtanggap mga ikinararangal na manonood ng Supreme Master Television. Ngayon, ang ating palabas ay itatampok ang batang pinarangalan ng Shining World Heroine Award, isang 6 taong gulang na si Virginia Rojo mula sa Pilipinas. Isang araw nang ang ina ni Virginia at ang kanyang kapatid ay nasa labas upang ihatid ang labada bilang paraan ng pagkita ng kabuhayan, ang sunog na hindi malaman ang pinagmulan ay tinupok ang kanilang bahay. Si Virginia at ang kanyang 4 taong gulang na kapatid na lalaking si Joren ay natutulog. Nang biglang siyang nagising na ang bahay ay nasusunog ng walang pag-atubili. Mabilis ni Virginia ang binuhat si Joren sa kanyang mga bisig at tumakbo palabas ng bahay. Niyakap niya ito ng mahigpit upang ang munting katawan nito ay hindi masasaktan ng apoy. Dahil dito, si Virginia ay nagtamo ng second degree na paso sa kanyang mukha at mga kamay. Pero ang kanilang buhay ay parehong naisabla sa tamang oras. Sa sariling salita ni Virginia, sa kung anong nangyari sa araw na yon, sinabi sa akin ni Papa Jesus na gumising at iligtas ang aking sanggol na kapatid. Para sa kanyang matapang at walang pag-iimbot na ginawa. Si Supreme Master Ching Hai ay pinarangalan ni Virginia Rojo ng Shining World Heroine Award na may kalakip na $2,000 na kontribusyon upang tulungan ang kanyang pagpapagaling sa kanyang mga sugat. Kinausap ng Supreme Master Television ang kapatid ni Virginia na si Ronaldo na nagtayo ng bagong tahanan para sa pamilya. Sa ngayon, ito'y gagawin sa materyales na hindi tatalba ng apoy upang labanan ang posibleng sunog. Si Ronaldo na nag-iintindi kay Virginia matapos ang insidente ay inihatid ang kanyang pasasalamat kay Supreme Master Ching Hai sa kanyang pag-alala para sa kanyang kapatid at pamilya. Ito po yung bagong tahanan ni kung ito yung bahay na ipinagawa ko, galing din po sa tulong ng mga ibang organisasyon at kasalukuya ngayon na ginagawa pa at gusto ko pong pasalamatan sa lahat ng tumulong sa kay Virginia bilang step brother nagpapasalamat po ako at proud na proud po ako sa ginawa ng aking kapatid sa murang edad niya na 6 years old nakagawa ng kabayanihan ay isa pong magandang halimbawa sa hindi lang po sa mga leader ng ating gobyerno
sa murang bata ay nakagawa ng kabayanihan. So gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng taong tumulong sa ngayon. At ito na po yung kinagawa kong bahay na kanilang titirihan. Ito po yung kanilang ano, yung reception na visitors na ano, sala, yung sala nila. At so yung sa taas yung tulugan nila, at ito po yung dirty kitchen. At sa ngayon nagpapasalamat na in advance, nagpapasalamat po ako sa kaming na ibibigay po na karagdagang tulong po para sa future ni Berinya Ruho po. Thank you. Ito po yung ano, yung message na inilagay ko sa ano, sa ibabaw ng Puso Negro. Welcome home, Miss Berinya Ruho. We love you so much. I made this message for my brave sister, Berinya Ruho. At maraming salamat sa kabayanihang ginawa mo, hindi lang sa buong pamilya mo, pati na rin sa step brother mo na nasave mo. Nang ang aming miyembro ng asosasyon ay binisita si Virginia sa lugar kung saan siya nagpapagaling, ang 6 na taong gulang na bata ay binigyan sila ng mainit na pagtanggap na puno ng mga yakap at halik. Sila ay hinandugan ng ilang vegan na pagkain at larawan ni Supreme Master Qinghai na kanyang hinalikan ng magiliw. Ang seremonya ng pagpaparangal kay Virginia ay dinaluhan ng ilang mga opisyalis ng rehiyon na ilan sa mga maraming tao na napukaw sa kanyang kabayanihan. I'd like to share with you the Virginia Ruho's heroic deed. It was around 8 o'clock in the evening of February 2010 when a fire struck the house of Lorna Biqueso. Lorna, the mother, was not in their house during the incident. She brought clean clothes together with her daughter. She washed for the day to her employer and also to fetch water. Who were left in the house were her two children, namely Virginia, the 6-year-old, and her younger brother, Joan, 4 months old at the time. The source of the fire was unknown because they have no electrical connection nor even an improvised lamp or kinky, as we call it in our own dialect. During the incident, Joan was sleeping in what we call aboy-aboy, or duyan in our dialect. And immediately after noticing the fire, Virginia picked up her brother and ran outside of the house. Virginia was then brought to infirmary of Sipalay for the second degree burn of her forehead, face, and left arm. She was then transferred to Teresita El Halandoni Provincial Hospital, Silay City, for further treatment and proper care. When I first met Virginia, she has all the tantrums due to the pain she was enduring from the burn. When I looked at her with fresh burn in her face, there were tears in my eyes for the ordeal she went through. The innocence and childishness that she shown touched my heart. She was with her elder brother, Roland, who comforted her for the week when she was confined. How in her tender age could have an instinct of saving her sibling during the fire? Maybe because of the danger that they are facing and because of her love for her brother, or is it because of the responsibility given to her by her mother? Whatever is the answer, only Virginia knows. What is important, she saved her brother and did a heroic act despite her being a child. Congratulations, Virginia. Mabubuting mga manonood, halina't sandali nating pasalamatan ang kalangitan sa lahat ng kanyang
ipinagkaloob sa atin. Kami magbabalik sa ating programa sa Shining World Heroine Virginia Rojo mula sa Pilipinas. Kaya manatiling makaantabay sa Supreme Master Television. Maligayang pagbabalik sa ating programa ngayon sa pagkilala sa isang batang Pilipinong babae na si Virginia Rojo na naglagay sa kanyang sarili sa panganib upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid mula sa bahay na kinain ng apoy. Sa paggunita, kanyang naalala na noong panahong iyon sa kanyang panaginip, si Papa Jesus ay hinimok siya na gumising at iligtas ang kanyang sanggol na kapatid. Sa kanyang katangi-tanging halimbawa ng walang pag-iimbot na katangian at sa ganitong kabatang edad, si Supreme Master Ching Hai ay pinarangalan si Virginia ng Shining World Heroine Award pati na rin ng regalong salapi upang matulungan gumaling ang mga sugat ng matapang na bata. Ang seremonya ng pagpaparangal ay dinaluhan ng mga opisyalis ng siyudad at probinsya. Good morning, everyone. In behalf of our Honorable Governor, Honorable Isidro Saico, and the members of Sangguniang Panlawigan, and all the provincial officials, we welcome the representatives of the Supreme Master Shanghai International Association for coming here today to award Virginia Rojo for her heroic act. We are indeed privileged and happy to receive this award for Virginia. May the children of Negros emulate her deed as well as we will be helping her family. To all of you, good morning and God bless. Si Virginia ay nakatanggap ng crystal plaque ng pagpaparangal at liham ng pagpaparangal mula kay Supreme Master Ching Hai na binasa sa wikang kanyang kinagisnan. Mahal kong Virginia, ikinagagalak at nagpapasalamat na ipinagkakaloob sa iyo ang nagniningning na pandaigdigang award, no? Parangal, Shining World Heroine Award, para sa iyong katapangan sa panahon ng panganib, sa iyong pagliligtas, sa mahalagang buhay ng iyong maliit na kapatid na si Joren. Ang iyong kaibang halimbawa sa ating may edad na taglay ang puso ng isang bata na nagbibigay ng kaligayahan sa ating mga buhay at ginagawang makulay ang buong mundo. Pagpapasalamat sa iyo, Virginia, di lamang sa pagliligtas sa iyong kapatid, kundi ang pagbibigay ng liwanag tulad ng isang anghel sa ating mundo. Nagbibigay liwanag sa ating mga buhay na may pag-ibig. Naway ang langit ay mag-aawitan ng awit ng pagpupuri sa iyong banal na kagitingan. Sa pagpapaalala sa aming kabataang puso at mapagkalinga na kaluluwa, sa iyong walang takot at pagkamaawain at katapangan na ipinakita mong halimbawa, ay ipinagdidiwang ang iyong katapangan. Virginia Rojo, tagapagtanggol at bayani ng Sipalay City! Palakpakan! Okay. Isang dakilang karangalan, pagmamahal at bendisyon mula kay Supreme Master Ching Hai. A Shining World Heroine Award from Supreme Master Ching Hai for Virginia Rojo. In recognition of outstanding bravery, pure-hearted determination, and quick thinking, illuminating earth with your shining example of selflessness and courage in action. With sincere gratitude for your inspirational devotion and faith in the loving advice from Papa Jesus. At bilang karagdagan sa parangal,
Si Virginia ay niregaluhan ng 2,000 dolyares na kontribusyon mula kay Supreme Master Chinghai upang tulungan ang kanyang paggaling sa kanyang mga pinsala. Ang gobernador ng probinsya Negros Occidental, ang kagalang-galang Isidro P. Saico, ay pinahayag ang maikling salita ng pagkalogo. At this age, no, you will be surprised. Nga, she's very alert of saving his brothers and sister. I would like to thank you for providing $2,000 to this girl as your reward of being a hero to save his brothers and sister. Sa huli, si Virginia ay masaya ring tinanggap ang kanyang heroine t-shirt at ilang mga regalo kabilang ang nakapagbibigay liwanag na mga lecture, DVDs at aklat ni Supreme Master Chinghai. Nang may pagkalugod kay Gobernador Saico at iba pang opisyales ng gobyerno, pati na sa pagmamahal sa kapatid ni Virginia na si Ronaldo, pinapasalamatan namin ang batang si Virginia Rojo sa pagiging tunay na ikaw, nagniningning na espiritu ng kadalisayan at mapagkasakripisyong pag-ibig. Kahanga-hanga ang iyong kompletong tiwala sa salita ni Papa Jesus na naggabay sa iyo sa matapang na akto ng pagsaklolo. Naway ang iyong kalusugan ay ganap na magbalik, Virginia, kasama sa aming panalangin para sa kaligayahan ng iyong pamilya sa ilalim ng awa ng Diyos at kanyang proteksyon. Mabubuting manonood, salamat sa inyong mabuting pusong panonood ng ating programa. Susunod ay ang Words of Wisdom matapos ang Noteworthy News sa Supreme Master Television. Naway ang makalangit na kapayapaan at pagpapala ay maibuhos sa inyong buhay. Kind viewers, thank you for good-hearted company on this program. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News on Supreme Master Television. May heaven's peace and blessings pour into your life. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.